medyo good news so ito. Yung mga magsasaka dyan, yung mga nahihirapan na. Nayo ka nila mga palay, nangangabulok na dahil hindi na mabenta dahil sobrang baba na ng presyo. Nagbigay na po ng kautusan ng Pangulo Duterte at nakarating na ho sa kanya yung inyong hinaing. Kagabi ho, iniutos niya na sa National Food Authority, bilihin na ang lahat ng palay ng mga magsasakang Pilipino. Pero ang sabi ng Pangulo, hindi po doon sa presyo na gusto nila. Ang sabi ng Pangulo, tignan ninyo NFA, Department of Agriculture, bilihin ninyo yung hindi naman din sila lugi. Maibabalik yung kanilang ginasta, yung mga kanilang pinang-abono, yung sabag, irrigation libre na. Yun ang sabi ng Pangulo. So, parang lumalabas daw doon po sa mga magsasaka, huwag masyadong choosy mga sir kasi bibili ng gobyerno pero hindi po doon sa presyo na gusto ninyo. Ano po? Para lamang hindi po mabulok yung palay ninyo at masayang, bibilhin ng gobyerno. Kasi ibibenta rin po yan sa murang halaga. Kasi alam mo, engineer, kaya nagkaganyo, nagka-leche-leche dahil dito sa rice tarification law. Ang ibig sabihin nun, dati bawal mag-import ng bigas galing China, Vietnam, Thailand. Ngayon, pwede na kahit sino. Ang problema, dahil mura ang bigas doon kaysa dito sa mga magsasaka natin, eh wala na buwibili na bigas ng magsasaka, ng palay. Eh sa abroad na lang. Itong iniiyak ng mga magsasaka natin. Pero kagabi, nagsalita ang Pangulo, inatasan na niya ang NFA na bilihin. Pero ayon po sa Department of Agriculture Secretary Dar, 25 probinsya muna ang magbibili ng palay sa mga magsasaka. Sigurado ko dyan, ang una dyan, Central Luzon at saka Northern Luzon. Anyway, yan po ang mga pag-uusapan natin.